What's up mga tropa peeps? Ayan, isa makapanandig na balahibo ang napanood ko na video. Tinalo ang GMA, ABS-CBN, TV5, kahit ang Reuters at CNN, tinalo. Tinalo din tong mga vlogger na to. Ang lupit. Nagpunta sila sa bunganga ng Bulkan, Taal. Pagkatapos ng pagsabog, talagang inakyat nila yung pinakabunganga, pinakita nila yung crater, yung pinakabunga, grabe. Talagang hanga ako sa mga na to, sa mga tao na to. Panoorin niyo po, eto yun. Magandang araw po sa inyo. Ito po ang sinasabi ko na siyang natagtuan o sa bandang ganun. Ito po mula doon, sa gawin na yun hanggang sa taas, siya po ay dating hagdan, kumbaga, daanan na ng tubig pagka naulan, taba. Ngayon po, nagkamagkas siya dito ng isang parang crater na rin po. Ibig sabihin po, yung banding yon, yung nanggagaling doong abo, na halos ay doon na tumabon, para ngayon po, tingnan nyo, oh, ganun na lang siya. Dati kasi ang hukay niya, nalagnas pa pa ganun. Malalim po yan, malalim. Ngayon, yan po yan. Wala po dati kasing dating usok dito. Dito sa may parte na to. Tayo po ay parang wala pa sa kalahati. Kumbaga sa paket sa mismong crater. Dito po, ito po ang una kong napansin noong minsan nagpunta po ako dito. Dito sa may side na to, nakikita natin yung mga umuusok. May mga bagay na madilaw-dilaw. Yun po yung sulfur na sumisingaw. At then, siya po yung parang yung, sa tingin ko po yung mga dilaw na yan, yun yung init ng factor ng ating bulkan hanggang sa bandang ganun po. Yun po, meron pa rin isang hukay. Titingnan po natin kung kaya natin silipin. Hindi alintana nila kuya ang maaring sakit na makuha nila sa pagpunta nila doon at paglanghap ng sulfur. Isinugal nila ang sarili nilang kalusugan, maipakita lang sa atin ang nangyari sa Taal Volcano. Napakadelikado ng kanilang ginawa at isang maling hakbang lang, sila ay mahuhulog sa bunganga ng bulkan. Kumbaga yung kanyang puno, sa sobrang init, para na siyang kwan, nag-aapoy, para na siyang nauuling. Yan, isa po yung sinasabi ko, oh. Dalawa po halos sila. Dito sa magparting ito, mataas yung kanyang itinabong lupa. Nagaling siguro dyan sa ating crater. Ito po kasi simula nga doon, sinasabi ko, simula po doon, parang agbang lang yan, bangin. Kung baga siya hindi alam yung lagnas, bangin, o ano pa bang tawag ng ibang doon sa mga ganong parte na palalim. Ayan po eh, simula doon, parang diretso lang po. Ngayon, nagkameron na siya ng parang natabunan na gano'n, para siyang nagka-ham, kumbaga, malaking ham, nabutas kasi yun doon, tapos parang nagka-ham, tapos ito, parang gano'n din, nagkameron siya ng parang loob ng bulkan, na meron ding ham, at talaga pong, kaya po sobrang aking malasakit sa mga taga rito ay talagang parang dekada bago pa makabawi uli ang ating Taal. Sana naman po ay huwag kaming pabayaan ng Panginoon na ito po ay sana ay sa loob lang ng isa taon o wala pang isang taon ay manumbalik uli yung mga punong namatay na talaga pong puno na lang. Ito po, kagaya nito. Parang puno na lang siya na wala na siya talagang dahon. As in, katawan na lang ng puno ang natitira. Sa gawi pong ito, palibasa po, itong lugar na to ay aking talastas din at ako po ay nagpatnapa rito. Ito po, ang lugar na ito ay kahuyan, kumbaga ay mga puno. Ngayon po, tingnan natin, para na siyang disyerto, oh. Wala na, hindi na lang tayo makakagawi siya mismo doon at medyo delikado na rin. At pinangangalagaan ko rin po ang aking sarili, para lang po ako, kan, tingnan po itong mga gawin na to. Talaga ito po, eh, dati hindi nyo halos yung makita dahil sa puno na siya ng kahoy. Ngayon, may makikita man tayong kahoy, ay, kumbaga, ay tuod na lang. Yan, may parte na, ito, isa kong pinagtataka dito. Talaga, ito dati, wala to eh.
hanggang doon malaya niya mga dilaw-dilaw na part niya yan hanggang parang isa init. Nagkakameron siya ng orange, yellow sa sobra na ng init. Ayan, nagkameron doon ng hukay sa paparon. Subukan po natin, baka makakapata dito. Napakatapang nila manong. Talagang pinuntahan pa nila yung pinakatuktok doon sa bunganga ng Bulkan. Ang bunganga ng Bulkan ay merong sulfur. At ang sulfur ay isang mabahong elemento na parang bulok na itlog ang amoy ng sulfur. Yan ang amoy ng sulfur. Hindi mo matatagalan. Pero sila manong talagang sinisikap nila na maipakita sa mga tao ang nangyari sa bunganga ng Bulkan. Saludo kami sa iyo, manong. Isang napakalaking sakripisyo ang ginawa mo para lang maipakita sa mga tao ang nangyari sa Taal Volcano. Sa aking nabangkit na sakyan. Ito po, yung lugar na to, kung saan ang sinasabi ko, ito po dyan siya nagbutas na nagbigay ng abo pataas. Kumbaga ito po dati talaga ay isang agbang lang, lagnas na ngayon nagkameron siya ng butas dito. Dito po pala isa lugar kung saan baga mismong pumutok yung ating crater. Ano po, ito po ay halos wala pa rin po to, wala pa po tayo sa kalahati. Kung halimbawa papunta tayo ng crater, dito po pala talaga uto. Kumon, ito po talaga ay kahuyan. At yan nga po, dito ako nagtaka kung bakit ito ay naging ganito na. Ngayon ay nasaksihan ko na, na dito pala mismo sa lugar na to, ay nagkameron siya ng butas. Kumbaga, dito siya nagumpisang sumabog. Sumabog na siya dito, o nagkameron na siya ng butas dito. Kaya mga, ako po'y nananawagan na talaga pong ating tulungan.